manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ng Lima ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kabinuwang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikiem at Bet-Milo ay sama-sama nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikiem at itinilagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huwatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Herisim at humiyaw. Mga taga-Sikiem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Nung unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, "Sa akin ang gagaling ang alak na magpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaong kung akong maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyon dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mo walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Ang sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayoy pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang dinaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito'y nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila'y, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw, bakit naman po ninyong pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na katuwang na paris sa ating banal na pagdiriwang, at kayo po, bayan ng Diyos, welcome po dito sa ating pambansang Dambana, parokya ni Santo Padre Pio, mga deboto ng Santo Padre Pio, ng ating banal na Padre Pio. Ang Diyos ay napakabuti ng kalooban. God is so generous. At si Jesus, ang kagandahang loob ng Diyos Ama. Jesus is a generosity of the Father. Bakit po? Sapagkat ang kagandahang loob ay humihingi ng giving up everything.
At kay Jesus, ipinagkaloob ng Ama sa atin ang lahat ng pagka-Diyos. Tanyo sa unang pagbasa. Inihalintulad sa mga puno ang pamahala sa bayang Israel. At bawat puno, nagdahilan, kung ako ang inyong pipiliin mamumuno, ay naku, di, aking iiwan ang aking langis. Iiwan ko ang aking alak. If I will be the leader of Israel, then I have to give up something. Ay ayaw nila. Pero itong ating Diyos na ito, who is so generous, He gave up everything, si Jesus, para sa atin. Para sa atin. Alam po niyo mga kapatid, ang Diyos ay generous pero iba't iba ang dating sa tao ng kanya kagandahang loob. Yung mga unang trabaho, ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila ay yung kanilang just wage after their work. Yun po ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Yung aking karampatang sahod dahil ako'y nagtrabaho sa mga naunang workers. Pero dun po sa last hour worker, iba po ang kagandahan ng Diyos para sa kanila. The generosity of God towards the last hour workers means life and death. You know why? Sa mga Hudiyo, ang manggagawa ay parang commodity sa palengke. Pagpunta ka sa palengke ng maaga, naroon lahat. Kamatis, yung lahat na prutas, halaman, plus the workers. At sa mga workers, yung mahalakit ba si tipuno, mga healthy, at yung mga tagitihin. Tignan naman sa pag nabalik ka ng kamatis, ikinapili ka. Pinipili mo ang mga kamatis na mabubulok na. Dige, hindi naman. Pipiliin mo yung mga mahaganda ang balat pa. At pikin naman lang kinang hapon, wala ang iyong mabibili mga hinimil na, mga pinagpilian na. Those were the workers hired at last hour, 5 p.m. Yung mga sakitin, mga payat. Kaya, pag may nag-hire pa sa kanila at the last hour of working hours, it means life and death sa kanila. And how generous is the landowner? Come, punta kayo sa aking ubasan, work. Ang isang denaryo sa mga ito ay buhay at kamatayan. Pero yung isang denaryo sa mga nauna, it was just a just wage because they work. Kita niyo yung pagkakaiba ha? The same generosity, pero iba sa mga tao ang pakahulugan. God is generous. Pero sa tumatanggap at sa kalagayan ng tao, iba ang pakahulugan. Ikalawa, mahirap tanggapin
na sa harap ng Diyos, tay pantay-pantay at pare-pareho. That before a generous God, we are all equal. Mahirap tanggapin yun. Kasi ikinasimba, yung hindi nasimba, just equal before the generous God. May sakit at walang sakit, equal before a generous Father. Ang buhabati sa iyo, sumisira sa iyo, equal before a generous Father. Mahirap tanggapin ho yan. Sabi ng mga naunang trabaho, bakit naman po nyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Tanyo, nagreklamo sila. Because the landowner treats them equally. They could not accept that. They felt they needed more. But God, who is so generous, treats us equally, sinners and saints, holy and the unholy, healthy and the sick, near and far from Him. At ang ating makataong pag-iisip ay hindi po ito matatarok. Our human reasoning cannot fathom the mystery of the generosity of the Father. Kaya mo ipaliwanag yon na tigisan dinaryo lahat ang mga yan. Ay sa labor code, hindi pa pwede yan eh. Sa Department of Labor, hindi pwede yan. Mag-aalos sa mga manggagawa. Pag pinagpare-pareho mo, with different length of time of work, ay sa mga tao, hindi kaya paliwanag. Pero sa Diyos, palibhasi magandang kanyang kalooban, unworthy who we are, hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, Siya'y maganda ang kalooban. Saint Rose of Lima had to give up her family to be totally for Jesus. He embraced with a voluntary heart the passion of Christ. Kusang loob na pagkitiis para sa kanyang spouse na si Jesus. Ito yung ang kanyang pangalan ni Isabel. Pero sapagkat sobrang napakaganda nung maging tertiary ng Dominican Order, ang kanyang pangalan naging Rosa. At para sa'y hindi matukso ng kanyang kagandahan, nagalagay ng mga sili at ng mga maahang at maasin sa kanyang balat, nagkaputol ng buhok, para sa'y pumangit, to Santa Rosa. She had to give up everything only for Christ, to serve Christ in the poor. Siya po'y isa sa mga secondary patroness ng ating bansang Pilipinas, kung tanda po ninyo. Ang ating principal patron, Immaculate Conception, diga,
ang secondary Pedro natin ni Our Lady of Guadalupe and Santa Rosa de Lima, ating bansang Pilipinas. Kaya ito'y bahagi ng ating buhay bilang simbahang Pilipino, Saint Rose of Lima, in Peru, South America. One of the modern saints of the Americas, Santa Rosa de Lima. So generous only for Jesus. Sa tulong po ni Santa Rosa de Lima at Santo Padre Pio, let us ask the Father's mercy to obtain healing. May the Father gives us the strength to give up. Anything, everything for Jesus to obtain healing. Ang lahat po ay magsitayo. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating Amang Mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na namumuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan, ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan, ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin, ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mang-ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain sa tulumpo ni Santa Rosa at Santo Padre Pio, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na magalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon, nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat. Para sa mga magandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Nasa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming mayaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming mayaalay mula sa katas ng ubas
at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahandog, tanda ng mapagpakumbabang paglilingkod. Ngayong ang dalagang Santa Rosa ng Lima ay ginugunita, pakundangan sa aming paghahain, pag-alabin mo kami sa pag-ibig, sa pagharap namin sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan. Ito ang pinanggalingang aming iyong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa, kadakilaan mo. O sana sa kahitaasan pinagpalaan na po rito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitaasan, o sana ang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago
at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ay pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanhal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pabagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santa Rosa ng Lima, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kaharian.
kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, Father Jesse. Father, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mamulat sa katotohanan.
po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sutikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin, tulutan mo ating mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo ay dumadalangin sa pagunita namin kay Santa Rosa de Lima ay magkamit nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kalusugan ng katawan at katiwasayan ng kalooban at kaluwalhatian sa iyong piling kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikan taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat po ang lahat. Hinihikayat natin ang kligo, clean as you go, sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikaapat, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng full medical mission, tulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital para sa dental, opta, pedya, OB-GYN, ENT, ear, nose and throat problem, mga operasyon sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon po ng patient screening sa darating na August 26 at September 2, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, healing. Healing na. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Liturgy ng healing ngayong hapong ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastanganan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubhang kaibig-ibig na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ang kasalanan at ngayon gumagawa ko ng isang matimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, na gusto mamo po kami sa inyo. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin niyo pong muli ang inyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria, na aming patrong Santo Padre Pio, ni Santa Rosa ng Lima, pagpalaay at pagalingin niyo po kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Ito po inilin namin sa inyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na buhay't ang gaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipon niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niyang, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag dakay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Wika niya sa kanyang mga alagad. "Nakikita mong ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit, winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po'y magsiyo po. Mga minamahal, sa bahaging ito, ating mapakinggan ang pagbabahagi ng isang healing story ng isang teacher, isang guro mula sa aming parokya, Saint Evangelist Parish, Tanawan City, mula po sa barangay Pagaspas. Siya po'y si Ginoong Danilo Austria, 49 years old, na pinagaling sa kanyang sakit na colon cancer stage 3B. Ating pumpahinggan ang kanyang mabiyayang istorya. Isang mapagpalang kwento ang hatid sa atin ng isang lalaki na 21 taon ang guro sa isang private Catholic school sa Tanawan, Batangas. Walang iba kundi si Danilo Austria o kilala bilang si Teacher Daloy. Pakinggan natin ang leksyong itinuro sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya. Noon, madalas na akong bumisita at umattend ng mga holy masses sa dambana ni Santo Padre Pio. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng dagok sa buhay, nagkaroon ako ng problema, nagkasakit ako. Lalo kong binigyan ng malaking pagkakataon ng sarili ko na mabisita ang kanyang lugar at regular ko na siyang mapuntahan. Nagsimula po yun noong 2021 na kung saan ay lalo kong naramdaman at doon ko nakita ang tunay na pagpapala ni Santo Padre Pio. I was diagnosed with adenocarcinoma, stage 3B colon cancer. Doon po nagsimula na kung paano ako nalito sa aking buhay. Pero sa pamamagitan po ng isang tao na nagbigay sa akin ng inspirasyon at nagpaliwanag sa akin kung ano ba ang tunay na kasaysayan ng buhay ni Santo Padre Pio,
doon ako nagkaroon ng idea na itutok ko ang aking sarili sa spiritual process. Dahil doon sa aking pag-attend ng mga healing masses, doon ko nakita na nagkaroon ako ng pag-asa. Isa sa mga dinasal ko sa kanya ay ang sana'y makapagkumpisal ako kahit sinong pare, basta nang galing sa Padre Pio. December 23, 2021, ay ipinagkaloob niya sa akin na mismong si Archbishop Gilbert Garcera ang nakaharap ko at doon ako sa kanya nakapagkumpisal. Until such time na pumasok na ang 2022, medyo hindi na ako nakakaramdam talaga ng maganda. Pero dahil doon, talagang naramdaman ko talaga ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng aking panalangin kay Santo Padre Pio. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako dadaing. Ang tanging sasabi ko sa kanya, kung ito ang paraan para makibahagi ako sa lahat ng paghihirap mo habang pinapalo ka sa krus papuntang Kalbaryo, ay titiisin ko, gumaling lamang ako. Ako ay na-opera, successful ang operation, nagising ako, pero hindi natanggal yung cancer. Then according to the doctor, ang cancer ko ay halos umabot ng sinlaki ng soccer ball. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Lahat ng laboratories under surveillance, negative lahat ang resultang lumabas. Kaya dire-diretso ang aking gamutan. Sabi ng doktor, kung ano man ang mangyari, tatanggalin natin yung cancer sa loob. To make this story short, na-admit ulit ako sa Philippine General Hospital ng November 15. Ginawa muli yung procedure na kung saan iahanda ako para sa operasyon. Dito ko naramdaman talaga ang tunay na higit na pagpapala ng Diyos. Ipinasok ako sa operating room ng 6 a.m. Nagising ako ng 3:25. Nagising ako sa paghahabol ng hininga. Sa tingin ko, konting pagkakamali ng paghinga ay ako'y mawawala. Pero hindi. Nakita ko yung orasan na malinaw, 3:25. Inisip ko na, time of death, 3:25. Pero sabi ko, Lord, huwag po muna. May mga tao naghihintay sa akin sa labas. May mga tao na nagnanais na ako'y gumaling. May mga nanalangin. May isang batang naging inspirasyon ko na itinuring kong isang anak. Naghihintay siya sa labas. Hanggang sa nabanggit ko ang lahat ng mga santong aking kilala. Hanggang sa pinakadulo ay ang pinakamamahal kong si Santo Padre Pio at ang ating Panginoon. Sabi ko po, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi pa nakakasampung segundo ay nararamdaman ko na ang pagbabago sa aking pakiramdam. Muling bumalik ang aking normal na paghinga. Pag-isip ko kinabukasan, doon lumabas ang balita habang binibisita ako ng aking surgeon. Unang-unang sabi niya, it's a miracle. Hindi ako ang nagpagaling sa'yo. Pinagaling ka ng Diyos. This is your second life. Yun pong cancer na sinilaki ng soccer ball ay naging tennis ball na lang. At ang cancer po na nakadikit dati sa pantog ay kusa ng humiwalay. Wala pong nakitang mga lymph nodes, walang nakitang mga bukol, cleared po siyang lahat. Naibalik po ng normal yung aking large intestine, naidugsong doon sa original, at hindi na po inilabas yung aking small intestine. Wala nang tatlong operasyong mangyayari. Matagumpay akong nakauwi, dala ko ang pasasalamat sa doktor at dala ko ang pasasalamat sa Diyos. Ako po ay muling nag-chemo, pero oral chemotherapy na lang. Ang kabutihan ng Diyos ay unti-unti niyang tinatanggal ang sakit ko, at unti-unti rin niyang binabawasan ang expenses ko. Andun ang pagpapala niya. Sa ngayon, nakabalik na ako sa pagtuturo. At yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon ay muli ko na nagagawa ngayon. At ang pinakamaganda sa lahat, sa aking pagbabalik sa aking profesyon ay dala ko ang tunay na pananampalataya, pagtitiwala, at pag-asa na ibinigay sa akin ng Diyos bilang pangalawang buhay sa tulong po ng panalangin ng Santo Padre Pio. Kung may hihigit pa sa salitang pasasalamat, yun ang ibibigay ko sa Santo Padre Pio sa ating Panginoon. Dahil dininig niya lahat ng aking panalangin. Marami siyang pamamaraan ng pagbibigay ng tulong sa atin na karapat dapat talaga nating pasalamatan. Gumamit siya ng maraming tao. Aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, mga kaklase ko ng high school at college, aking mga katrabaho, at ang mga dati kong estudyante na ngayon ng mga professionals na hindi sila nagatubiling magbigay ng tulong. Pinansyal, panalangin, moral, lahat na ng klase ng tulong ibinigay nila sa akin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit at walang sakit. Dahil tayo humihingi ng kagalingan mula sa Kanya. Idamay natin sila sa ating mga pagdarasal. At ang higit sa lahat, isuko natin kung anuman
ang sakit na meron tayo. Higit sa lahat, ang mga sakit sa kaluluwa. Dahil yung sakit sa kaluluwa, maliit man o malaki, ang kasalanan ang nagbibigay sa atin ng bawat karamdaman. Kaya sabi nga ni Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mangamba. Because God promises us joy. He promises recovery and He promises restoration. Yan po ang aking pinanindigan. Kaya ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang kagalingan sa tulong po at intercession ni Santo Padre Pio. Ano mang unos ng buhay si Teacher Daloy ay nagpapatunay na sa kabila ng kanyang matinding karamdaman, ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa ating mga kahilingan. Ito ay biyaya mula sa May Kapal, kaya lagi lamang tayong magdasal. Ang lahat po ay magsitayo. Ang karapat-dapat ako'y dumudulog sa inyo sa mga alam po na inyong sambay na natitipon dito kami nagsusumamo kayo po ang bukal ng kagalingan ng lakas ng lahat ng pagpapala kayo po ang pinakamabuti sa lahat kami nagpapatirapan sa iyong banal na harapan. Sumamo ng inyong makapagaling na kapangyarihan sa aming karamdamang pisikal, karamdamang espiritual. Kami hanguin, itayo, pagalingin. Kayo po ang lumikha sa amin. Mga may karamdaman ngayon, karamdaman sa aming katawan, diwa at kaluluwa, hiniling po namin na kami inyong pagalingin. Kami po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyong aming katawang kayo po ang lumikha. Panirawain po ninyo ang aming kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aming kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa amin at tagapagligtas ng aming buhay sa pamagitan ng minamahal naming Santo Padre Pio na inyong banal. Pagalingin po ninyo ang aming katawan, diwa at kaluluwa upang may alay namin ang aming buhay para sa inyo. Amen. Holy.
Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kerot ng limang sugat ng Panginoong Jesus sa loob ng 50 taon kumpara sa inyong naging pagdurusa. Kasi yun na po ang aming dinaranas at pinagdaanan ngayon. Tulungan niyo po kami na maging matyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aming loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad. Lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, naway lagi naming bigyan ng panahon ng aming sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing Linggo. Pagalingin niyo po kami, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa amin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga karamdaman, katauhan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pinagpala, namat
sakit, umaming asang riti. O Jesus, inumin mo sugatang puso. Ayon sa kalooban mo magutos
espera en un río compartir. Nalalangin umasa at huwag magalala. May mga ginawa si Jesus at binigyan ng kakayahan at kapangyarihang magpagaling. Ang lahat po'y magsitayo. Ilabas po ang mga pueblesang magamit sa panalangin, pati po sa mga nasa live streaming sa inyong mga tahanan. Ating babaswasan po yung mga lahat ng mga gamit at pamaraan sa panalangin. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuso po ang inyong bendisyon sa lahat ng mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo po ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagbalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Maaari na pong ialay ang mga rosas para kay Santo Padre Pio. Sa mga nagnanais pong magaling ng rosas, available pa rin pong rosas sa ating pong extension area. Salamat po. Sa iyong pagyaho, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga paglod, batid namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalawa